with the power and ability to heavenly glory, man that we may so follow his radiant example in this life, as to merit to be exalted with him in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the Book of Wisdom. Resplendent and unfading is wisdom, and she is readily perceived by those who love her, and found by those who seek her. She hastens to make herself known in anticipation of their desire. Whoever watches for her at dawn shall not be disappointed. For he shall find her sitting by his gate. For taking thought of wisdom is the perfection of prudence, and whoever for her sake keeps vigil shall quickly be free from care, because she makes her own rounds, seeking those worthy of her, and graciously appears to them in the ways and means and meets them with all solicitude. The word of the Lord. Thanks be to God. My soul is thirsting for you, O Lord my God. O God, you are my God, O my sea, for you my flesh finds and my soul thirsts. Toward you in the sanctuary to see your power and your glory, for your kindness is greater good than life. My lips shall glorify you. Praise you.
A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. We do not want you to be unaware, brothers and sisters, about those who have fallen asleep, so that you may not grieve like the rest, who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose, so too will God, through Jesus, bring with him those who have fallen asleep. Indeed, we tell you this, on the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will surely not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself, with a word of command, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, will come down from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Thus we shall always be with the Lord. Therefore, console one another with these words. The word of the Lord. Thanks be to God. Jesus told his disciples this parable: the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought lamps of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, there was a cry, "Behold, the bridegroom, come out to meet him." Then all those virgins got up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise one replied, "No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some yourselves." While they went out to buy it, the bridegroom came, and those who were ready went into the wedding feast
with him. Then the door was locked. Afterwards, the other virgin came and said, Lord, Lord, open the door for us. But he said in reply, Amen, I say to you, I do not know you. Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Maligayang pesa po sa inyo lahat. Parang hindi maligaya. Maligayang pesa po sa inyo lahat. So bahagi po ng aking pagdiriwang sa kabistahan ni San Martin de Porres na ipinagdiriwang natin sa ikalawang linggo ng Nobyembre sa ating parokya, bagamat ang talagang kanyang kabistahan ay tuwing November 3. No? So, bahagi yun ang ating pagtugon. At sana po sa ating paninilay ngayon, nais natin natugunan yung hamon ng Pong Mikapal na maging katulad ng limang dalagang matatalino. Huwag natin tularan ang limang dalagang hangal. Sa Ebanghelyo ay binahagi po dito yung sampung dalaga na nag-aabang sa lalaking ikakasal. Well, alam po natin na ito'y tumutukoy higit sa nasaan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa kultura ng mga Hudyo, yung mga sampung dalaga ay maghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. So, at tulad po ng ipinahig na akin dito, maaaring yung lalaking ikakasal ay pwedeng mantala kasi nag-uusap pa yung inakausap niya pa yung kanyang magiging biyanan. Sa atin, yun ay pamanhikan. Sa kanila, yun ay kasama na doon sa pagdiriwang ng kanilang pagkakasal. So matapos sa pakipag-usap, ay depende sa pakipag-usap. Kaya nga dito ay ulit, minadaling araw na sila. At maliwanag na yung limang haang na dalaga, ulit, hindi nagdala na langis maliban doon sa nakalagay sa kanilang lampara. Yung nakalagay sa kanilang lampara, maliit lang yun, hindi yung sasapat yun. Nang hanggang umagahan, siguro po hanggang dito po ay ulit, pagkahating gabi lang, ay naubos na. Kaya sila ay bumili na lang. Sabi ko nga ay 2,000 years ago, hindi pa naman uso yung convenience store 24/7. Na convenience store. Ngayon, marami na ngayong convenience store. Naglipara na ngayon. Pero sabi mo, nung kami ay baga-baga pa, eh wala rin convenience store. Pero mayroong alam na may mga tindahan na pwede mong katukin kahit isa oras na ng gabi. No? Hindi magagalit sa iyo. Kasi may mga ganun pa silang tindahan na kapag doon ka mamimili kahit ng isa oras ng gabi, pagbubuksan ka, lalo na kapag kilala ka. So, siguro, ganun din ang siguro. Kaya dumili sila ng langis, yung limang hangal. Hindi na agad sila na handa na magdala ng extra na maging handa na alin, matugunan yung hamon para maging handa sila sa pagdating ng lalaking ikakasal. At rin po yung bahanyaya ng Pong Mikapal. Kinakailangan ay palagi rin tayong maging handa
sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng ating patrona si San Martin, hayaan natin nagabayan tayo sa pamagitan po ng tatlong bagay na makikita po natin sa kanyang litania. Nakita niyo po na sa paligid ninyo. Yan po ay mga litania ni San Martin de Porres. So tatlo po dyan. Anais natin po rin bilang bahagi ng ating Panginoon. Ito yung paghihanda. Ito yung maging matalinong talaga na handa na sa anumang oras ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ng lalaki ikakasal. Una, paging matalino, kalimitan kapag naging matalino, sabihin sa iyo, kinakailang palaging you have the presence of mind. Kinakailangan presence of mind, may bahagi ng kaisipan, maging aware ka sa iyong paligid. There should be a presence of mind. Sa pagdating ng Panginoon, ano yung kinakailangan? Presence of God. Presence of God. Isa po sa litania ni San Martin de Porres, the ever presence of God. Ever presence of God. Hindi lang presence of God. Ever presence of God. Ano yung ibig sabihin ito? Well, alam natin, God is everywhere. Pwede natin makita ang Diyos sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar. God is everywhere. Pero pag sinabi mo, ever presence of God, the presence of God, there, aware ka. Narito ang Diyos. Narito ang Diyos. Sana po makita natin sa ating pagbinsa naman yung ginagawa natin. Sa gawain natin, sa pagtahak natin, sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Sana po ay nakikita natin, nasaan dito ang Diyos? Narito ba ang Diyos? Anong gustong sabihin ng Diyos? Sana po ay maging bahagi ng ating pagninilay. Na yun, makita natin. Alam niyo kung bakit? Sabagat, if we are always in the ever presence of God, like St. Martin de Porres, ay sigurado po hindi makakaroon ng pagkakataon na tayo ay magkakasala. Kasi makita natin ang halin eh, presensya ng Diyos. Nasa presensya tayo ng Diyos. Ay sigurado po hindi tayo magdaranas ng kasalanan at kapahamakan. Kailan kasi kumisan, nakikita natin kumisan natin, ha, nawala sa isip natin, sa puso natin, ang presensya ng Diyos. Isang pati ni Porres, may dalawa kaming bagay, dito rin po sa kanya, ni kaniya, ano yun? Yung bilang deboto na pagdarasal ng Santo Rosario. So, mahalaga po, makita po natin yung pagdarasal ng Santo Rosario. Alam niyo po, yung Santo Rosario, yan ay unang pinalaganap ng mga Dominican Fathers, Dominican Order. Sila po ang proponent ng pagdarasal ng Santo Rosario. Bagamat yun po ay universal prayer of the universal church. Pero bago po nagsimula yan, yan ay bahagi ng panalangin na pinasimula ng mga Dominican. So, kaya po si San Martin de Porres bilang isang Dominicano ay palagi siya nagdarasal ng Santo Rosario. Ano pa? Yung Blessed Eucharist. Kaya po yung patuloy nating panyaya, lalong-lalo na po yung mga membro ng Apostolado ng Panalangin na nagtatanod tuwing unang Biyernes ng buwan sa mga membro ng Adorasyon Nocturna Filipina na nagtatanod din na isang beses sa loob ng isang buwan. At yung patuloy natin yung panyaya na rin kapag araw ng Huwebes,
Yung pong ating panyayan ng bebes, kahit na hindi kayo kasabi na apostolado ng panalangin, kahit hindi na po kayo kasabi na adorasyon ng Tunang Pilipina, pwede kayong maniyahan na sumali dito po sa vigil tuwing araw ng Webes. Particular para saan? Sa mga may sakit at mga nag-aalaga ng mga may sakit. Kasi ito yan, presensya ng Diyos eh. The Eucharistic Presence of Christ. Si Kristo sa banal na Eucharistia. Kung maaari kayo alin, tayo ay tumiting nakasama ang Diyos. Titigan natin ang Diyos sa banal na Eucharistia. Pero hindi lamang yun, hindi lamang sa panahon ng panalangin, kahit ako sa pagkikilos natin, saan makita natin na narito ang Diyos? Saan dito ang Diyos? Saan dito ang Diyos? Hanapin natin ang Diyos. Saan ang ginagawa natin? Sa ating mga pag-aaral? Sa ating mga pagtatrabaho? Kahit ako isang matitipol sa kanyang pagkawali sa simbahan, sa kanyang pangalaga sa mga may sakit. Alin, ano yung kaya niya kaya siya nagkatawin? Kasi bakit? Inahanap niya palagi ang presensya ng Diyos. Eh, huwag natin kalimutan. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Pangalawa, yung pagiging matalino para tayo makapaghanda sa pagdating ng Panginoon, ay alin, katulad po ng paanyaya sa atin na iwasan natin yung manyana habit. Lalong-lalo na saan, yung manyana habit ay alin. Manyana kasi, yun sa mga may Spanish na subject. Ngayon, wala na kasi yung Spanish subject eh. Ay ano yon? Ay tomorrow. Bukas. Mañana. Tomorrow. Sa ating, ang term na ginagamit kuminsan natin sa natin ay mamaya na. Mamaya na. Hanggang makalimutan natin. Hindi. Kailangan ngayon na kung ano yung may tutulong natin ngayon, si lalong-lalong sa usapin ng charity, isang matindi po rin sa patron of charitable works. So kung may tutulong sa atin ngayon, kung ano man ang may tutulong natin ngayon, tumulong tayo kung may tutulong tayo. Kahit na maliit, ay tumulong tayo ngayon. Huwag na natin ipagpapukas. Sana man pwede, lalong-lalo na po yung patuloy nating paanyaya sa ating parokya. Lalong-lalo na para po sa mga may sakit. Kaya nga yung ating hamon na magpalangkas sa mga programang pagpastoral para sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga ng mga may sakit. Ito po, kung yan nakilang itong dalawang nakalipas na linggo, may inimbitahan tayo registered nurse na magsalita tungkol sa breast cancer. Kasi additional information para saan? Patulungan natin. Kasi kung hindi natin alam, baka mamaya may sakit na tayo, hindi natin alam. Baka sabihin natin, mayroon pala tayong alam, wala tayong nagawang pagtulong. Pero marami pa po. Marami pa pwede natin ipalangkas. Siya kaya po yung ating pag-aamot po, may tutulong tayo ngayon. At sana nga po, sa mga programa, lalong-lalo na katuhod para sa mga may sakit, at sa mga nag-aalaga ng mga may sakit, sana po ay huwag kayong mahiya na ipahayag. So, nais ko rin pong pagbigyan ng isang pagtugon, no, na makita rin po lang. Meron ako pala diyan pang mga gamot, no, na mga pag-maintenance sa ang mag-ipag-ugnayan na lang po kay Mercy Rico, no, kay Sister Mercy Rico, kasi ang alam ko lang doon kasi yung metformin, ay yung metformin na kasi para sa diabetes. No. Yung iba ko ata tungkol sa high blood.
ay makatutulong din uyo, no? Kasi makababawas ninyo sa ating gastos. Pero yun, charitable works, kawang-kawa. Pangatlo, social justice. St. Martin de Porres, patron of social justice. Katarungang panlipunan. Ano ba yung katarungang panlipunan? May bahagi natin yung maibigay natin sa lipunang ating binagalawan. Maraming pamamaraan, no? Kaya nga po yung isang pagkataon natin, lalo na po si stewardship, yung pangangalaga. Ano bang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Inaalagaan mo ba? Naging mabuti ka bang katiwala? Yung ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na tao, na kayamanan, lupa, posisyon, ay inaayos ba natin para sa ikabubuti ng mas nakararami? O ginagawa natin para lamang sa ating sariling kapakanan, na kumisan rin sinisira natin yung kapakanan ng mga taong nasa ating lipunan. Alam niyo kasi, tayo ay the only Christian nation in Southeast Asia. Pero sabi na yun, isa sa mahina natin sa ating anayalin, social justice. Bakit ito? We are the only Christian nation in Southeast Asia, pero alin? Para isa tayo sa itinuturing natin, corrupt country in the whole world. Eh, simple lang yun, kung tutusin. Eh, siguro sabihin natin ay ang tanong dyan ay, yung bang itinuturo natin, ako bilang isang pare, yung bang itinuturo natin sa loob ng simbahan na tayo ay maging makatarungan, ay nararamdaman ba sa lipunang ating ginagalawan? Eh, marami tayong mga matuloy ko eh. Eh, bakit hindi nanonood yung turo ng katarungan? Yung turo ng katarungang panlipunan, kasama na rin yun ang alin, yung usapin ng human rights. Pero kahit na po yung sabihin natin na yun, tamang pangangalaga ng kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. San Martin de Porres, ay kung ano man yung pinagkatayuan niya sa kanyang biyaya na kung saan tungkol niya, ay ginagamit niya para saan? Sa pangkatarungang panlipunan. So, paano ba paraan? Yung pagiging transparent niya sa kanyang ginagawa. Hinagampanan niya ng maayos yung kanyang tungkulin. Maging yan may paglilinis ng simbahan. Maging yan may sa pagpapakain ng mga duka. Maging yan may sa pagpapagaling sa mga may sakit. Siya ay maliwanag na alin, ibinibigay niya yung hinihingi ng katarungan. Sa ito pong tatlong ito, ang maging bahagi ng ating paninilay na maging matalino. Una, palaging nasa presensya ng Diyos. Pangalawa, ay charitable works. Ngayon na, pangatlo, ay panglipunang katarungan sa pamagitan ng alin? Sa pagsasaayos ng tungkuling ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Lalong-lalo na sa lipunang ginagalawan natin. Hindi na po tayo magbibigay ng katahimikan kasi maging awitin natin mamaya yung litania sa ngalan ni San Martin de Porres. Magsitay po tayong lahat. At ating po ipahayag
ang ating pananampalataya. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial in the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. And I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Amen. Let us all kneel. With the litany of St. Martin de Porres. Christ, hear us.
healer of the sick and suffering. Pray for us.
this moment. Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Most merciful God, who were pleased to create in blessed Martin the new man in your image, the old having passed away, graciously grant, we pray, that renewed like him, we may offer you the acceptable sacrifice of conciliation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For in the saints who consecrated themselves to Christ, for the sake of the kingdom of heaven, it is right to celebrate the wonders of your providence, by which you hold human nature back to its original holiness, and bring it to experience on this earth, the gifts you promise in the new world to come. And so with all the angels and saints, we praise you as without end. We acclaim. Passion, he took bread and giving thanks broke. Give it to his disciples, saying,